ang paghari ng Ama po ba ay exclusive lang sa Kingdom Nation o at meron pa rin bang Antichrist rule sa mga hindi sons and daughters, Pastor? Sa millennial reign, itong tanong na tanong. Ang paghari ng Ama po ba ay exclusive lang sa Kingdom Nation at meron pa rin Antichrist rule sa mga hindi sons and daughters during the millennial reign? Yes. Well, during the millennial reign, wala nang Antikristo kasi yun na nga ang second coming na makikita ninyo ang Ama dito sa lupa. Okay. So tatapusin niya ang seven years na rule ng Antikristo. Remember, glorification will take first, no? Tapos, mag-glorify yung mga nasa sa kanya ngayon sa pamumuno ng hinirang. And then, 7 taon ng malaking kapigatian, Great Tribulation, ang darating. So, paghahari ng Antikristo na kung saan ang mga naririto na naiwan na doon pa sila magkakaroon ng kaalaman na totoo pala itong dala ng hinirang na anak, ay ang tanging kaligtasan nila ay hindi tatanggap ng Mark of the Beast o yung Mark ng Antikristo na 666. Ngayon, after 7 years, darating ng paghahari ng Ama ditong tunay na makikita na ng lahat sa 1,000-year rule na gagawin. So, yung natitira dito ng mga tao sa tapos ng Great Tribulation, kasi tatapusin niya if it were not for the elect, hindi niya tatapusin, wala nang maiwang tao dito dahil sa kapigatiang darating. So, yung maiwang tao dito, silang paghaharian ng mga nilalang na glorified kasama ng ating dakilang Ama. So, yung mga glorified ones, sila ang kasama ng Ama na magiging mga kings and priests na maghahari dito sa sanlibutan sa mga panahong iyon. Ang paghahari yan, yung mga taong naiwan, natira sa Great Tribulation. At yun na rin ang pasimulaan ng First Resurrection. Kasi ang First Resurrection ay babangon yung mga hindi tumanggap ng marka ng Antikristo. Tapos maghari kasama niya, nakasama tayo sa pamunuan. At iyan ang kaganapan. So, wala nang Antichrist sa mga panahong yon. Wala nang Antichrist na maghahari, kundi ang ating dakilang Ama ang siyang maghahari sa pamamagitan ng kanyang mga anak na hinirang dito na magiging mga kings and priests ng mga panahong yon sa 1,000-year millennial reign ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi Father, follow-up question po, Pastor. Pastor, hindi ba sila pipilitin, Pastor, na susunod sa kalooban ng Ama? Automatic na po yun, Pastor, sa millennial na lahat ng mga naiwan dito, Pastor, na kasi sa paghahari ng Ama sa mga panahong yon, ang tao paghaharian niya, gusto nila o hindi, makikita na nila ang kanyang paghahari. Kaya sabi niya, He will rule the nations with a rod of iron. So, wala silang magagawa. Pero, hindi sa pilitang parang makikita ng tao ang nakikitang pamumuno ng mga diktador, ano? Na ang kanilang gusto ang natutupad, ang kanilang mga sinasakupan, naghihirap. Sa panahon ng paghari ni Jesus Christ dito bilang King of Kings, ang tao lalambot ang puso kasi makikita nila na ang kanyang paghari ang pinakamaganda. Wala pang nakitang paghari ganon. Gaganda ang lupa, gaganda ang lahat, wala nang maging gera, wala nang crime, wala nang ganon. Pantay-pantay at ang inahanap naman tao, isa lang eh. Inahanap niya maging prospero siya,
magkaroon siya ng magandang pamamahay, magandang sosyedad. Hinahanap niya walang kaguluhan, may katahimikan, may hustisya, may provisions ang lahat. Oh. Kasi yun lang, sabi mo lang, isang pamilya. Anong inahanap ng isang pamilya? Inahanap ng isang pamilya, matiwasay ang buhay niya, pamilya niya, mga anak niya. Oh, matiwasay, may health, may lahat. Ipo-provide lahat ng ama yan na hinahanap ng tao sa mga panahong yon. Sa lahat ng mga natira dito na pamumunuan niya, ganun lahat ang kanilang magiging pamumuhay. So walang madidiscriminate. There will be peace, there will be justice. Di ba yun ang pinag-aralan natin noong nakaraan sa Give Us This Day, noong nakaraang Biyernes? Sa panahon ng milenyong pag-aari, ang buong sanlibutan ay magiging mapayapa. Ang planetang mundo ay may kapahingahan. Ang sanhi ng lahat ng kasalanan, kamatayan at kaguluhan, si Satanas na Diablo ay igagapos sa mga panahong yan. Siya ay tatalian. Siya ay sasarhan sa pinakailalim na bangin sa loob ng 1,000 taon, sa bottomless pit. Tapos sa kauna-unang pagkakataon, sa kasaysayan, malalaman ng tao ang pandaigdigang kapayapaan, kapayapaan sa pagitan ng mga tao, pansariling kapayapaan sa kanilang mga puso. Nakalagay lahat dyan, oh. Hindi ko na babasahin yung mga verses. Oh. Ang salita ng makapangyarihang ama ay magiging ganap na batas. Yung mga salitang ating pinag-aaralan ngayon, yung mga batas ng taong yan, ginawa lang yan para yung kasamaan ng tao mapigilan. Pero ng mga panahong yon, dahil ang puno ng masama ay wala na, kaya hindi na kailangan ng mga batas na ginawa natin ngayon. Ang batas ng Diyos ang siyang matutupad. Amen. Batas na espiritual. Love God with all your heart. Love your neighbor as yourself. Di ba? Lahat ng yan. Oh, ang salita ng makapangyarihang magiging ganap na batas. Siya ay mamumuno mula sa kabiserang lungsod ang bagong Jerusalem. Where that will be, nakikita natin ang example ngayon. Kung ito ililipat niya doon sa Old Jerusalem, okay lang. Kung dito naman ang pinili niya na hindi niya gagamitin yun, mas okay para sa atin. So, ang karya ng ating Panginoong Jesucristo ay magiging maluwalhati. Siya'y pararangalan nito at mapupuno ng mabubuting bagay na magbibigay ng buhay. Ang lahat ay magsasalita ng isang lingwahe na mag-alis ng maraming hadlang panlipunan at pangkultura at magtatanggal ng maraming hindi pagkakaunawaan. Kasi yung language ng sanlibutan ngayon, yan eh. Hatred, bitterness, envy, jealousy, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Alis na lahat yan. So, magiging lingwahe natin ng mga panahong yun ay ang lingwahe ng pag-ibig, pagpapahinuhod, mga lingwahe ng buwan ng Espiritu. Amen. At tayo ay mga hari at pari na mumumuno kasama ng ating ng mga niluwalhati. Oh, magiging kings and priests sa mundong ito. Ang kanyang mga administrador na kanyang bibigyan ng kapangyarihan bilang mga glorified ones. So, ang naihayag na presensya ng makapangyarihang Ama, siya naroon sa lupa at kikilalanin ng tao. Mararanasan ang pakikisama sa Diyos sa walang katulad na antas. Oh, he will let His presence be known here. Siya nang mag-aari. Ang katwiran ay may hahayag sa pamamagitan ng hari at mga kinatawan ng hari. Yung katwiri, yung justice, yung righteousness. Oh. Ito nga pilot project na ngayon, itong nasa karya na itinras sa akin, no? Pinagkatiwala sa akin. Ito yung pilot project niya. Kumbaga pa sa bansang Pilipinas, parang barangay lang ito. Pero ito na yung magiging ehemplo ng buong sanlibutan. Kung ano ang nangyayari sa atin dito, sa ating pagkakaisa, na walang masamang mananatili, kundi ang batas ng kabutihan, batas ng bunga ng Espiritu, batas ng kapayapaan, ang siyang mag-ahari sapagkat binago tayo sa loob, ganyan ang magiging estado ng buong sanlibutan.
So, isa sa mga natatanging palatandaan ng milenyo ay ang kagalakan, joy. Yan. Kaya ang tao ngayon malungkot eh. Kahit na nagsasaya siya, kaya may lasingan, may ganon, kasi gusto niyang malimutan ang mga karanasang dinaranas ng tao. Eh, wala naman siguro ng isang tao dito hindi dumanas ng sanhi ng karanasang yan ay magkakaroon siya ng lungkot. Pero ang palatandaan ng milenyo ay ang kagalakan, saan man ang tao mamumuhay ng maligaya at may kasiyahang buhay. Hindi yung kasiyahang tulot ng sanlibutan ngayon, puro ilusyon yan. Kasiyahan sa kasamaan, kasiyahan sa bisyo, kasiyahan sa tinawag yung mga naglalasing. Kala mo saya-saya, naghahalakakan, pupunta ng disco, pupunta sasayaw doon, parang nasa impyerno. Hindi ganoon ang kagalakan yun. Ito'y tunay na kagalakan na dulot ng pagkaganda-ganda ng buhay na wala ka nang hahanapin pa. Ang lupa ay mapupuno ng kaalaman patungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon. Walang magiging mangmang sa mga kapamaraanan ng katwiran. Ang lahat ay nakakaalam sa pangunahing kaalaman patungkol sa Kanya at sa Kanyang kalooban para sa kanila. So, isang naipanumbalik na daigdig, muli ay magiging paraiso to. Isang restored earth. Ayan, nakikita ninyo yung Covenant Mountain Paradise Garden of Eden restored. Walang naninira. Walang kasiraan doon sa bundok ng Diyos. Ganyan ang gagawin niya sa buong sanlibutan. Yung ngayon, meron tayong mga tinatawag na environmental crimes na laws. Hindi naman natutupad. Mga panahong yon, walang sumisira, walang sisira sa planetang ito na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Talagang sila ay pupuksain pagka ginawa nila yon. Oh. Ang tao ay wala ng kakulangan sapagkat ang lahat ay mamumuhay ng masagana. Pantay-pantay yan lahat. Walang tao dito magrereklamo, magrarally sa daan at sabing hustisyang kailangan namin, tulay kailangan namin, kabuhayan, wala na yan. Sobra-sobra pang kabuhayan. Kaya nga, ang lahat ng mga tao noong mga panahon yun, magkakaunawaan sapagkat ang hindi pagkakaunawaan kasi ngayon ay dala bunsod ng poverty. Alimbawa, sa isang pamamahay na pobre, marami ang pangangailangang wala sa kanila. Siyempre, hindi masaya ang buhay dyan, ano? O, yung iba, para mabuhay lang, magnanakaw. Pag nagnakaw ka, marami ng epekto yon. Marami na magagalit sa'yo. Ikaw naman, ganun din ang gagawin ng iba sa'yo. Ano? O, ganti-gantihan na. Tapos, merong samaan ng loob. Nang dahil sa kakulangan din. Kasi aburido siya sa bahay niya. Kaya masamang loob niya. Kumisan na ibubuntong niya sa kapitbahay niya. Tapos nag-aaway, nagsisigawan. Nang mga panahong yon, wala nang ganyan. Kasi kontento ang lahat ng mga puso ng tao sa pag-ari ng ating dakilang Ama. Biro mo, lahat ng mga karamdaman ay gagaling. Mawawala ang kamatayan sa sanggol at ang buong kalusugan ang siyang magiging normal. Tataas ang buhay ng tao. Ang sanggol, kung mamatay man siya at 100 years old, sanggol pa siya eh. Oh, so ang middle age mo doon, 500 years old ka na, buhay ka pa. Parang binata ka pa noon. Oh. Lahat ng mga kapansanan ay aalisin. Wala ng lumpo, wala ng bulag, walang bingi, walang mga diferensya sa pag-iisip, walang sino mang tao may kapansanan sa araw na yon. Oh, nandiyan lahat ng mga verses binigay ko. Magiging normal ang mabuhay ng maraming taon. Ang ibang tao ay maaari na ngang mabuhay sa buong 1,000 taon ng milenyo. Babalik na yung panahon ni Adan. Di ba si Adan, 900 years na buhay. Sobra. Ay, itong panahon ng milenyo, dahil wala na yung puno ng kasamaan, wala na ang sakit, wala na ang ganon. Lahat. Tataas ang buhay ng tao. Oh. Kahit 1,000 years, buhay ka pa. Oh. Parang equivalent to 50 years old ka pa ng mga panahon yun. Ang mamamayan ng milenyong kaharian ay gagamitin sa isang ganap na maunlad, patas, matatag at masaganang sistemang pang-ekonomiya.
magkakaroon ng kasaganaan at wala ng kahirapan. Di ba yan ang hinahanap ng tao? Okay. Ibibigay lahat ni Jesus Christ yan. Amen. Sa kanyang pag-aari. Pakikita niya sa mga tao. Ganito, pagka akong tinanggap ninyo, maging hari ninyo. Ang sikat ng araw at ng buwan ay magbibigay ng ganap na paglago at kapiligiran para sa mga halaman. Kaya't ang mga tanim ay magiging sagana at walang polusyon o pag-init ng bundok. Wala na yung mga nararanasan natin climate change, yung epekto ng climate change, bunga ng climate change. So ang 1,000 pag-ari ng Ama ay magpapakita ng kalwalhatian ng kanyang kaharian. Ang mga bansa ng sanlibutan ay makikita at pupurihin ang kalwalhatian at katuwiran ng kaharian ng Diyos. Ang kasamaan ay lilipulin at ibubukod sa kaharian. So, yan ang pag-aari niya within 1,000 years sa mga panahong yon.